Hello, Faith friends! We are now on 23rd of February. Kaya, muli nyo kaming samahan ngayong araw para pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon dito sa We Reflect series. I'm Javier Macabodbod, your gospel sharer today from San Agustin, Quasay Parish. The gospel for today is according to St. Mark chapter 9, verse 38 to 40. Maikli man ang gospel na ito, pero malaman. Kaya bibigyan ko ng highlight ang lesson dito sa ebanghelyo na ito. Ayon ang huwag natin pagbabawalan ang mga taong hindi membro ng simbahan para gumawa ng mabuti at himala sa kanilang kapwa. Huwag na natin giyahin yung ginawa ni San Juan doon sa ebanghelyo na pinagbawalan niya yung tao yun dahil hindi naman siya member na disipulo ni Jesus. Kaya faith friends, kung kayo man ay membro ng simbahan at nakakita kayo ng tao na hindi membro doon sa lansangan at nag-share na mabuting balita, huwag na huwag iisipin at gagayahin na, ay, mas may alam ako dyan. Kaya dapat ako ang nag-share ng ganong bagay at hindi siya. No, dapat hindi ganon. Dapat hayaan lang natin sila at patuloy natin sila ipagdasal na kahit hindi sila membro ng simbahan at nag-share sila ng Word of God, lagi nating sabihin sa Diyos na, Lord, kasihan niya po ng Espiritu Santo ang taong ito para hindi siya mapagod sa kanyang ginagawa at mas lalo pang pagyabungin ang kanyang pananampalataya para may share sa kanyang kapwa. Ganon ang dapat natin gawin. Huwag natin pagbawalan. Kasi hindi member ng simbahan. Huwag natin sila pagbawalan. Tsaka faith friends, kayang-kaya natin magpagaling at magpalayas ng demonyo. Lahat tayo kaya natin gawin yun. Basta, naniniwala tayo si Kristo ang ating Panginoon. Si Kristo ay Diyos. Gagawin natin yung bagay na yon sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya faith friends, God's power is not limited to church. He did not call just for believers, but He wants all to come to Him. Kaya, yung mga taong hindi membro ng simbahan at gumagawa ng ganung bagay, ng mabuting bagay at himala sa kanilang kapwa, huwag na natin sila pagbawalan. Suportahan natin sila. Kasi wala naman silang sinasabing masama laban sa Panginoon. Kaya, faith friends, lagi nating tatandaan, whoever is not against us is for us. Lagi nating silang ipagdasal. That's all for today's reflection. Keep updated by hitting subscribe button and by downloading Faithbook app. You can also visit and log in www.faithbook.ph. Thank you and God bless.